But even before that, the UP-PGH Cancer Center is the first PPP to be approved in this administration. Together with the Philippine Cancer Center of the DOH, which broke ground last March, these two specialty hospitals will soon join our nation's fight against cancer. These centers will be a godsend to the more than 400,000 Filipinos who are afflicted with this deadly disease. Habang ang mga modernong ospital na ito ay ginagawa pa, patuloy tayo sa pagdadagdag at pagpapataas ng kalidad ng ating mga ospital at mga specialty center. Binuksan na natin sa publiko ang mahigit 20 bagong urgent care and ambulatory service o mga bukas centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Intended to decongest public hospitals, these centers shall provide competent ambulatory care, most especially to the poor and to the disadvantaged, for health conditions that do not require hospital admission. Katuwang din natin ang lokal na pamahalaan sa mga tinatayo natin mga tawag na super health centers. Sa tulong ng mga LGU, malalagyan natin ng sapat ng mga doktor at nurse ang mga ito at madadagdagan pa natin sa mga susunod na taon. Layunin natin na sa lalong madaling panahon, lahat ng lalawigan natin ay may sapat na mga center o pasilidad na may kakayahang makapagbigay ng pangunahing serbisyong medikal para sa ating mga mamamayan. Samantala, titiyakin natin na ang bawat isang probinsya ay mabibigyan ng mobile clinic upang ang laboratory exam at ilang pang pangunahing serbisyo medikal ay mapapalapit natin sa ating mga kababayan. Sa PhilHealth naman, dinamihan na ang klase ng generic na gamot nakasama sa benepisyo para sa mga outpatient. Mula sa 21 generic na gamot, ay 53 na. May mga bagong gamot para sa alta presyon at meron na rin para sa nerve pain at sa epileptic seizures. Bilang tugon sa dumaraming insidente at tumataas na presyo ng pagpagamot, itinaas na ng PhilHealth ng mahigit doble ang mga benepisyo para sa mga malulubhang karamdaman tulad ng acute stroke at pulmonya. Ang limit na ngayon para sa mga kondisyon na ito ay itinaas na hanggang 76,000 piso at 90,000 piso. Upang mapaigting pa ang paglaban natin sa cancer, tinaasan ng PhilHealth nang mahigit 1,000% ang benepisyo para sa pagpagamot ng breast cancer. Ang dating limit na 100,000 piso, ngayon ay ginawa na nating 1.4 million pesos. Ang benepisyo naman para sa colon cancer ay pinag-bayor na rin. At bago matapos ang taon, maisasama na rin sa mga benepisyo ng PhilHealth ang chemotherapy para sa cancer sa baga, atay, ovary at prostate. Naglampo tayo ng mas mataas na pondo para sa ating medical assistance program. Kaya higit na mas marami pang mga Pilipino ang matutulungan nito ngayong taon. Aside from our aggressive hiring efforts, we have enhanced medical and allied health programs, allocated seed funds for public medical schools, and launched scholarships and review and upskilling programs. These are to support the medical and nursing professions with a goal to strengthen and increase our human resources for health. As part of our recalibrated health approach towards prevention and healthy habits, we are prioritizing vaccinations, nutrition, mental well-being, and active and healthy lifestyles. Tuloy-tuloy ang ating paghahabol sa pagbabakuna ng mga sanggol at ang mga bata, lalo na sa Region 6 at sa BARM, kung saan kulang pa sa kalahati ang nababakunahan. At tuloy na tuloy din ang Philippine Plan of Action for Nutrition na ating binibigyan tuon ngayong Hulyo, buwan ng nutrition. Ang convergent programs to stamp out hunger and malnutrition
were not only successfully launched, but have yielded inspiring results thus far. One survey confirmed that our expanding school-based feeding program has had a significant impact on the physical and mental well-being of more than half of the learner beneficiaries. Therefore, we will continue to further enhance these feeding programs in our schools and daycare centers.